Nakamit na niya ang ilang pagkilala para sa kanyang mga obra tulad ng Laureate of the Fukuoka Prize for Culture and Arts sa Japan at ilang gawad mula sa Urian, sa Film Academy of the Philippines, FAMAS, Star Awards, Catholic Mass Media Awards, at ang British Film Institute Award. Itinaguyod niya ang Marilou Diaz-Abaya Film Institute and Arts Center. Ang kanyang mga obra ay kabilang sa tinaguriang Second Golden Age of Cinema. Sa tibay ng proklamasyon bilang 1390 na niladaan ng kagalang-galang na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ang orden ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula ay ginawad kay Marilou Diaz-Abaya noong 10 Hunyo taong 2022 sa Palasyo ng Malacañang. Ang tugon mula kay Christian Vallez, estudyante ni Marilou Diaz-Abaya. Pamunuan po ng CCP at ng NCCA at sa mga pambansang alagad ng sining, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Christian Vallez, isa po akong mandudula, makata at filmmaker. At dati po akong assistant director at isa sa napakaraming anak at estudyante ng pambansang alagad ng sining na si Marilou Diaz-Abaya. Isa pong napakalaking karangalan ang humarap sa inyong lahat ngayong gabi sa ngalan ng aming sensei. Inarapat po ni na Mark, Dave at ni Bossing Manolo na ibahagi ang karangalang ito sa mga naging estudyante ni Direk Marilou Diaz-Abaya. Kaya ako po ang inatasan nilang kumatawan sa kanilang lahat. Ilan po sa kanila ay nandito ngayong gabi. Sabi nga ni Direk, I am a teacher first, filmmaker second. Kaya higit sa mga pelikula at kwentong nilikha niya, mga kwento ng pagpalag, pakikibaka, pakikisa, pag-ilong, pagpapatawad at pag-ibig. Naniniwala si Direk Marilou na ang kanyang pangunahing ambag sa daigdig na ito ay ang kanyang mga estudyante. Itinuro niya na makapangyarihan ang paghawak ng kamera, mas makapangyarihan pa sa paghawak ng baril. Sapagkat nakapapatay man ang baril, nakapapatay naman ang kaluluwa ang kamera. Ngunit may hindi kayang gawin ang baril na kaya ng kamera, ang bumuhay ng kaluluwa. Itinuro niya sa amin na ang mga kwento ang ihilom sa mga sugat ng daigdig. Na bagamat importante maging masining at maganda ang kwento at pelikula, wala itong halaga kung wala kang naaantig na kaluluwa, wala kang naihilom na sugat, wala kang naimumulat sa pag-ibig. Sabi niya, lahat ng kwento ay kwento ng pag-ibig. All stories are love stories. Kaya tinuruan niya kami, hindi lang kung paano maging filmmakers at storytellers. Tinuruan niya kami kung paano umibig. Kung paano ibigin ang sining. Kung paano ibigin ang audience. Kung paano ibigin ang mga katuwang sa paggawa ng sining at ng pelikula. Kung paano ibigin ang kapwa. Kung paano ibigin ang pamilya, kung paano ibigin ang bayan, kung paano ibigin ang Diyos. Hindi nakapagtataka ng pamagat ng huling pelikula niya ay ang thesis statement ng kanyang buhay, Ikaw ang Pag-ibig. Sa ngalan po ni na Mark, Dave, Bossing Manolo, at ng buong pamilyang Diaz at Abaya, ng lahat ng mga naging estudyante ni Direk, lalo na yung mga nandito po ngayong gabi, at kapwa mga guro sa Marilou Diaz-Abaya Film Institute, pati na rin sa mga komunidad ng mga pari, seminarista at volunteers sa Men of Light sa Pampanga na naging mga estudyante rin ni Direk Marilou. Nagpapasalamat po kaming lahat sa karangalang ito. Naway maging imbitasyon ito sa mga bagong filmmakers, storytellers at mga alagad ng sining na silipin at balikan ang mga pelikula ni Sensei Marilou Diaz-Abaya. Kilalanin ang kanyang busilak na kaluluwa
kilalanin ang kanyang mga gawat aral at maging estudyante sa kanyang dojo. Wala man si Direk, buhay pa rin ang kanyang mga aral at gawa, buhay pa rin ang kanyang dojo. Marami kami mga estudyante niya nagkalat sa industriya at maging sa iba't ibang mga industriya ang kamag-anak ng pelikula, ipinalalaganap ang lahat ng natutuhan namin sa kanya. Ipinagpapatuloy ang kanyang adhikain, hilumin ang daigdig sa pamamagitan ng pagkukwento at paggawa ng pelikula. Muli, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.